Inaimbestigahan na ng Arsobispo ng Lipa, Batangas sa isang imahe ng Birheng Maria sa Tanawan City na pinaniniwala ang milagroso. Dati raw lumuha ng dugo ang imahen. Nasundan pa ito ng pagtagas ng langis sa mukha at mga palad nito. Balitang hatid ni Julius Segovia. Santa Maria ang Birhen. Walang patid sa pagrorosaryo ang mga deboto sa sinasabi nilang nagmimilagro o manong imahe ng Our Lady of Mary Mediatrix sa Tanawan City, Batangas. Sabi nila, noong Marso raw lumuha ng dugo ang imahen. Nasundan pa raw ito ng pagtagas daw ng langis sa mukha at mga palad nito. Si Eleanor Cueva ang may-ari ng imahe. Regalo raw ito sa kanilang pamilya ng kaibigang pari. Pinalaboratory test daw nila ang dugong umano'y nakuha sa imahe ng Birheng Maria. At base raw sa resulta, nalamang dugo ito ng tao na type O. Ipinakita pa sa amin ni Eleanor ang lab test result. Pero nang tawagan ng GMA News ang ospital kung saan ipinasuri ang umano'y dugo, sinabi sa amin na paanakan na ito ngayon. Wala rin daw sa ngayon ang medical technologies na may hawak ng mga record ng dating ospital. Kwento naman ni Eleanor. Tuwing Biyernes nagpapakita sa kanya ang Birheng Maria mula nang lumuha ito ng dugo. Naitinanong ko po sa kanya, sabi ko, Mama Mary, bakit po ako, hindi po ako karapat dapat kasi makasalanan akong tao, hindi po ako palasimba, hindi ako banal. Alam mo, ang sinabi lang po niya sa akin is, hindi ka makasalanan tao, ikaw dahil isisilang ka palang, hinirang ka na. Ang iba pang imahen ng Birheng Maria sa bahay nila, nagmimilagro rin daw kabilang narawang Our Lady of Peñafrancia. Ang mga larawang ipinakita niya sa amin, mga nagpapagamot daw kay Eleanor na mula pa sa malalayong lugar. Wala ho akong hinihingi sa mga tao, gumagamot ako nang hindi ako tumatanggap, missing ko. Ang mago 80 anyos ng si Lola Matilde, isa raw siya sa mga napagaling ni Eleanor gamit ang tumagas na langis mula sa imahin. Ang sakit po ng aking tuhod, sa paghiloto niya, paghahaptas ng ganyan, nawala ho. Hindi lingid kay Eleanor na may mga kumu-question sa kanya. Hindi ko po sila pinipilit maniwala sa akin. Isa lamang naman po ang hinihingi sa atin ng mahal na Birhen, magbalik loob sa Diyos, magdasal po lagi ng Santo Rosario. Ayaw magbigay ng komento ng kura paroko ng simbahan sa Tanawan City. May proseso raw na sinusunod ang simbahang Katolika kaugnay nito. Pinaiimbestigahan na rin daw ng Arsobispo ng Lipa ang pagluha umano ng dugo ng imahen. Tanging ang Santo Papa sa Vatican City lang daw ang may kapangyarihang magdeklara kung milagro nga ito o hindi. Pero para sa mga mananampalataya, wala pa rin makakapigil sa kanilang debosyon. Mula sa Tanawan City, Batangas, Julius Segovia, GMA News.